mo, napapansin ko din yan. Napapansin ko yan kay Mike Labe. Kung merong attorney Libayan kay Tulpo, o diba? Mayat maya, content niya si Tulpo. Etong si Mike Labe, mayat maya, content niya si Robin Padilla. Bawat kilos ni Robin Padilla, may pinapansin yan. Kumain, nag-hearing, pinapansin ni Mike Labe. Diba? Aside from yung obsession niya kay Pastor Kibuloy, eh alam naman natin, kung bakit naging ano yan, obsession kay Pastor Kibuloy. Hindi siya makapag-move on na napagalitan siya on air. Actually, very mild nga lang yung sita ni Pastor Kibuloy. Grabe, ang taas ng ihi nito ni Mike Labe. Ang taas ng ihi niya. Kasi na ano siya, na napagsabihan ba siya ng... Eh kasi, alam nyo, sabi nga nila, public mistake should be publicly corrected. Why? Because ang concern ng public mistake, ang tinamaan noon, ay yung mga tao. Diba? Kaya nga public mistake eh. Ibig sabihin, ginawa mo sa publikong yung mistake mo. So, therefore, ganun din, dapat ang correction sa publiko para malaman ng tao na you were corrected. Alam mo, yan yung isang bagay na ginagawa kong basihan kung ako ay magre-react ba sa mga vloggers. Number one, I really don't care if yung mga vloggers na bumabanat sa akin, ako ang tinatarget. I don't care. Lahat, sabihin na nila, okay lang sa akin yan, hindi ko papatulan. Kasi it doesn't affect me. Whatever, okay, nasabihin nila sa akin, wala akong pakialam kasi hindi naman nila ako nakokontrol. Okay? Pero, pangalawa kong tinitingnan, kung naaapektuhan na yung mga taong nanunood at naniniwala sa kasinungalingan nila, doon ako magre-react. Diba? Magre-react na ako kung ang tinatamaan na yan, publiko. Halimbawa, may nakita ako isang vlogger, ini-scam na OFW, diyan, nagsasalita na ako. Kasi tinatamaan mo na yung OFW eh. Niloloko mo na yung mga viewers mo. Pero kung ako lang ang lolokohin mo, gagaguhin mo, wala akong problema. Go lang, sige lang, trip mo yun eh. Pero pag ako nakakita na ang ginagago mo, mga OFW, ang ginagago mo na yung mga kababayan natin, kahit pa kaalyado ka, tangina, yayariin kita. Ini-scam mo kababayan natin. Ini-scam mo yung mga OFW na I was once kasama diyan sa grupo na yan, OFW, tapos lolokohin mo, peperahan mo, magmamakaawa ka, ite-text mo. Di ba? Joshua, maraming salamat. Thank you very much, Joshua. Buti naman, lumiwaliwanag. Di ba? Ginagawang pangkabuhayan ng mga OFW. Yun. At pangatlo, pag nagpapakalat ka na ng kasinungalingan sa ibang mga politiko na double standard na palpak na yung banat mo, doon sisitahin na kita. Kasi double standard ka, napapahiya tuloy yung mga lehitimong bumabanat doon sa kandidato na yun. O sa doon sa official na yun. Kasi ang banat mo, sablay. Diba? So, iisipin tuloy nung iba na naninira lang tayong mga Duterte supporter. So, iko-call out kita. Para malaman ng iba na hindi lahat ng Duterte supporter ay katulad mong nagpapakalat ng chismis. Diba? Nagpapakalat ng mga maling balita. Sabi tuloy nito, you are such a very busy person. Kasi banat ba? Kaya ini-ignore mo na lang sila. Kumbaga, yung i-react mo sa kanila, itutulog o iraride mo na lang. Oh, tama. Alam mo naman tayo. Very, very, sabi ko nga, precious ang buhay. Kung pag-aaksaya mo lahat ng issue,
Sabi nga, choose your battle. Huwag kang, ano, hindi lahat importante. Pero kunwari, katulad nung kay Mike Abe, mali yung punan niya kay Robin Padilla tungkol doon sa pagkain. Ay, butangin na. Iko-call out kita. Bakit? Tangin. Lahat naman na senador kumakain, buti nga umatin yun eh. Di ba? Buti umatin yun.